In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, please be with us once more. Send us your Holy Spirit to enlighten our minds and set our hearts on fire so that what we will say will be for your glory and for the good of many people. Grant that in everything we do, our Holy Mother will be better known and she will be able to work in us in order that we will always be tending towards you, more closely united to the Son and led by the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Mary, Mediatrix of all grace, pray for us. So, napakaganda ng ating pagkakataon muli, nagkakasama-sama tayo. Again, let me remind everyone na whenever the Blessed Mother calls us, it is to pray with her. Yan ang kanyang life eh. Total union with God. And talaga prayer is union with God. God who always loves us, and we who profess our faith in His love. Yun ang mahalaga. Malaking bagay na para sa atin yung malaman natin, somebody loves us. Meron akong nabasa na sabi dun sa isang article, nabasa ko na yung babae, sinabihan ng isang, I forgot kung sino yung binabasa ko. Sabi niya, you know, your mother may not succeed in loving you. Your father may not love you at all. But you are sure God loves you. Wow. Ang ganda. Kaya yung sinasabi, napapayak siya. Pero wounded siya because of human sinfulness. Pero healed siya because of divine mercy. Wow. So ayan. Kasama natin ulit si Charlie. As usual, our discussion is making each other know better and understand better our Blessed Mother. And we hope by our young exchange lagi, we will be able to help others. And to learn more. Yeah. Learn how much we are loved by a mother who never fails to love us. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Heto na naman kami with Archbishop Ramon. Sana itong mga ginagawa namin ay makadagdag, hindi lang po sa amin, kundi sa ating lahat, lalo na sa mga panahong ito na kailangan natin ang higit na pangunawa at kailangan natin ang tulong at pagmamahal na sabi nga ni Arkay, hindi guaranteed na with her, there's always love. With Jesus, there's always love. So, good afternoon po sa inyong lahat. Arka, good afternoon. Good afternoon. Kumusta po ang inyong tigil dito? Mabuti naman. Of course, very close to our Blessed Mother. It cannot be nicer. Any place closer to the Mother is always the best. Correct. Yeah, we came from, ano pa po kami, Santo Tomas, and heading straight to Carmel. So, we prepared, as usual, quite a long questions, actually, for you to answer. Some were answered before already. So, we take it off para hindi na humaba yung ating oras unnecessarily. So, may I start? Please. Yeah. Now, with so many, nagkaroon po tayong mga apparitions, not only as we believe in Lipa, there are so many, like in Fatima, in Lourdes, and there are
para pong iisa ang mga sinasabi ng Mama Mary doon na everything can be solved by prayers. Specifically by the Holy Rosary, praying the Holy Rosary. It's almost... Pero sa bawat apparition po ng mahal na ina, there is always a name na kasama noon. Like in Lourdes, ano po? Immaculate Conception. Now, dito po sa Lipa, meron din, and pardon po sa mga hindi naka bago lamang sa ating interview na ito, would it be possible for you to give us a more broad understanding nung kanyang title na sinabi dito sa Lipa? Ang very strong na message ng Blessed Mother dito sa Lipa, I am the mediatrix of all grace. Okay. Actually, hindi naman yan bago. Yan ay nasa writings of the fathers. No? At saka, nung, especially in the beginning of the 20th century, mga 1950-1920, Cardinal Mercier of Belgium, for instance, sinachampion niya yung mediatrix of all graces. Okay, okay. As a matter of fact, because of his, mag-gitna natin yun eh, because of his talagang zeal, Pope, I think it's Pope Pius, Pope Benedict the 15th, who instituted the Feast of Our Lady of Mediatrix of All Graces, which is May 31. Okay. Na yun ang date of foundation nitong Carmel na ito, ng Carmel of Mediatrix of All Grace. Opo. Na, at saka, nung Vatican II, after Vatican II, nawala yung mediatrix of all grace. Patay na nun si Cardinal Mercier, no? Wala siya sa Vatican II eh. Ay, ang inilagin lahat instead ng church ay visitation. Pero, there's nothing wrong with that. Actually, yung visit ni Blessed Mother kay Elizabeth, hindi naman siya bumisita doon na siya lang eh. Opo. At least maybe she thought she was just visiting and helping yung kanyang pinsan na matanda na nung magdalang tao. Kailangan nun ng help, ng isang batang-batang katulad niya. Pero God has His own ways. Dinala actually ni Blessed Mother kay Saint Elizabeth si Jesus. Si Jesus. Kaya nga natuwa yung anak niya na 6 months sa kanyang womb. Sinapupunan pa. Tuwan-tuwa. Kaya na-recognize niya. Nasabi niya, who am I that the mother of my Lord will come and visit me? Yeah. So, itong pagkakaiba pala, dun sa kay Cardinal Mercier and many expression, except kay St. Louis Marie de Grignon de Montfort. Ang expression ay mediatrix of all graces. Okay. Kaya maraming mga theologians ay medyo alangan sa graces. Kasi graces ang mediator lang of all graces, that means of all blessings coming from God, is Jesus. Christ. Opa. Very true yan. Pero, ang maganda dyan, na-reveal dito, and think of, Sister Teresing doesn't know much about theology. Definitely. Ay kapapasok lang niya noong nangyari ang mga ito. Ay doon sa kanya sinabi, I am mediatrix of all grace. The Blessed Mother wanted herself to be called mediatrix of all grace. Hindi mediatrix of all grace. Although that is all applicable to her. Kung ma-understand natin ang grace. Sino ang grace? Ay Christ. Tuwing, all grace himself. Kuminsan, pag magmimisa, ang introduction kay the grace of God, who is our Lord Jesus Christ? Bago, the love of our Father and the fellowship of the Holy Spirit. So, yung grace, who is Jesus Christ? Ang love of the Father, fellowship of the Holy Spirit. Yan ang parang kanya-kanyang role, no? Pero bakit sinabi, the grace, who is our Lord Jesus Christ? Sapagkat siya ang biyaya ng Diyos sa atin. Ang grace, sa kwan ay eucharis, the gift, no? Ang gift ng grace sa atin, we don't deserve it. We deserve nothing from God. Pero binigay sa atin. At siya talagang siya ang most important gift. Kasi anak ng Diyos, God so loved the world. He gave His only Son.
So, ang talagang grace ay the person, the second person of the Trinity who became a human being. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya napakaganda. At si Blessed Mother has a very important and unique role. God is giving us His own Son, divine, no? From all eternity, divine siya, who became man through her. Kaya yung biyaya ng Diyos ay dumaan sa Kanya. At truly human. 100% human siya. Saan nanggaling ang Kanyang katawan? Saan nanggaling ang Kanyang katauhan? Ang Kanyang humanity? Ay sa virgin womb ng Holy Mother. Kaya tama yun. Hindi, wala, no other person in the world masasabing mediatrix of all grace. Ibig sabihin, ginamit ng Diyos na instrumento. Instrumento para yung Kanyang biyaya na sa rinyong anak ay maging tao. No other person in the whole world. Siya lang. And there is no other mother like her. Kaya yan, yan kaya mediatrix of all grace, very, very, very meaningful. Ngayon, siyempre, yung sabi nga ni St. Paul, in Jesus Christ, who is God's gift to us, He has given all the other gifts. Okay. Ay, halimbawa, yung holiness, yung eternal life. These are other gifts. These are things that we receive, love niya, that we receive because of Christ, who is the ultimate grace. Dala yan ng Kanyang pagiging biyaya. Lahat ng other biyaya. So, the Blessed Mother is also mediatrix of all graces because of that grace who is our Lord Jesus Christ. I hope you understand that. So, meaning, yung pong to be a mediatrix, there's nothing wrong with that title. Basically, there's no question. Should be there's no question. Miskisak ko na sa word. Ano ka mediatrix? Medium. Tagapamagitan means. Kaya po. Ang iyong means in order to talk to me is your mouth. Okay. No? Ang means natin para tayo makapkain ay yung kutsara. So yun ang instrument means. Okay. No? Yun ang mediatrix. Yan talagang pinaka-ultimate means whereby God is giving us His own Son as a gift. Siyang passage. Kaya nga, napakaganda niya. Very meaningful yan. Why? Because it is through her that we can be one with Christ. Kaya nga, nung importanteng moment ng buhay ni Christ, which is the cross, nandun siya. Yes, at nung makita ni Jesus, siyempre, Jesus is the Word of God. Anong umpisa ng Word of God? Yung Genesis. I will put enmity between you and the woman, your seed and her seed. Ano? Kaya yon ang Blessed Mother, dun sa Calvary, tinanggap niya, sa incarnation, no, dun sa Nazareth, nung dumating sa kanyang angel, tinanggap niya ang kanyang tungkol, na maging instrument for God to become human being. Dun sa Calvary, tinanggap ng Blessed Mother ang tungkol na tayong mga human being will become children of God. Kasi okay. Sinabi ng kanyang anak na the only way to become God's children, no, for yes. us ay the Son of God who became a human being. At ang kanyang humanity ay glorify ng God. Makikis dapat as humanity niyan. Kailangan ang mediation ng Blessed Mother. Kaya sinabi niya, siyang unang sinabihan ni Christ eh, behold your son. Son. Yes. Pagkatapos sinabi sa kay John, who represents, behold your mother. So yung kanyang motherhood of God, sign na siya mediatrix para ang Son of God maging tao. Ang kanyang ginawa, ang nangyari sa importanteng araw, yung sinabi ni Jesus doon kay ina eh, woman, saan tinawag niyang woman ang kanyang ina? Dahil yun ang nasa first book of the Bible, I will put enmity between you and the woman. Yes. No? Say, woman, behold your son. Ang anak niya na Diyos na naging tao sa pamamagitan, sinabi, ikaw din ang paraan para yung lahat ng mga yan ay maging anak ko. Correct. Papaano? Ay di, tutulungan niya tayong maging faithful kay Christ. Tutulungan niya kung si Christ ay dinala niya sa lupa, tayo ang nasa lupa, dadalhin niya kay Christ sa langit. Yan ang mediatrix of being mediatrix of all grace. Tutta gratia, yung tutta, yung all, hindi lang all na binibilang, hindi yung total. Kabuuan. Yung ganap, kabuuan, kaganapan ng biyaya, ng pagmamahal ng Diyos sa atin.
Yan ang mahanapin. Pero ang napakaganda eh. The talaga greatest love of God for us, siyempre ang anak niya. Pero inseparable na sila. Kaya ang greatest love of God, ang manifestation niyan, ay the motherhood of Blessed Mother. Okay. Yung divine and human, yung kanyang pagiging mother of God and mother of all as human beings who will become united to God. So to be the lady, to be the Mary, the mediatrix of all grace, yan po ba ay naglilid sa atin sa fifth dogma? If there's a chance like that? Kasi po may mga bishop po na before, as far as I know, nag-i-stand sila for the universal mediation as the fifth dogma. Ano po ang pinopromote ng many, including me, ay ang fifth Marian dogma. Ang first ay siya ay Mother of God. 430, basta po, early 5th century, no? Perpetual, ang second ay perpetual virginity, mga 700, no? Immaculate. Ang third ay ito ng 1854, Immaculate Conception. Ang fourth ay 1950, Assumption. So ang fifth ay yun, Mary, mediatrix, co-mediatrix actually, no? Co-mediatrix, co-redemptrix, and advocate. Medyo na nahihirapan sila sa co-redemptrix, medyo ayaw na ang redeemer daw si Christ. Pero, miski nga tayo kasama na ni Christ sa pag-redeem sa world eh. Because of our union with Christ, we are part of his, what he's doing, yung redemption. Lalo na siya. Okay. Co-redemptrix. Kaya yun, nga ang fifth dogma. Pero, ang kung sasabihin niya, ang mediatrix sa world is leading towards that. Yan ang talagang re-recognizein. Ang gusto nila may definition eh. Nasasabihin ay article of faith. Yung mga kwan, before ng definition ng ibang dogmas, halimbawa si St. Thomas did not believe in the Immaculate Conception. Kasi, confessed, 13th century. Apa. Pero yung kanyang katunggali sa theology, intellectual opponent niya, is Don Scotus. He believed in Immaculate Conception. Pero it took another 700 years before na-define yun. So before 1854, whether you believe in the Immaculate Conception or not, you do not sin. Pero after the definition of 1854, kailangan tanggapin. If you are Catholic, you have to accept that the Blessed Mother was conceived from the very first moment of her life. Wala na siyang kasalanan. So that fifth dogma that we are talking, paano po mangyayari yun? Abay, di kapag pumayag ang Pope na kanya i-declare. So, declaration naman yan ang kwan eh. Declaration ng Pope. Kaya tag definition eh. So, sinasabi ng Pope, from now on, ay kailangan tanggapin natin ang Blessed Mother, the mediatrix of all grace. Mediatrix, co-redemptrix, advocate. Walang problema talaga ang mediatrix eh. Sapagkat matagal ang pinag-usapan yan eh. Okay. Nasa theory. Wala din problema ang advocate eh. Di ba? Nasa Salve Regina, advocata nostra. Abogada natin siya eh. Ang may problema yung co-redemptrix. Ano? Pero hindi rin gaano. Sa akin, hindi problema yun eh. Pero sa sandaling sabihin ng Pope na, okay, sige, declare ko, ex-cathedra, ibig sabihin, yan ay hindi pwede magkamali. Ex-cathedra pronouncement. Dinidefine na, this fifth reality of the Blessed Mother is now dogma of the Church. All Catholics should believe in it. Yun, magiging fifth dogma. What will be the effect po noon, if in case, dumating ang panahon, possibly not on our time, but ang effect niyan ay di what we believe in ay magiging recognized sa lipa. Hindi, yung sa buong mundo. No, yung operation sa lipa po, what will happen hindi. On that? It's not connected. Hindi connected. Like that, just like, you know, Immaculate Conception is talked about already by the Church since the beginning of the Christian centuries. Okay. Pagkatapos nitong bandang huli ng mga yung Miraculous Medal, 1830, sinabi niya, dasalin yung Mary conceived without sin. Immaculate Conception. Ang lasalit, 1830, Immaculate Conception. Pwede pa dogma nun. Pero noong 1854, naging dogma ni Pope Pius, Blessed Pius VII yata, okay. Or 9th, no? Pero, noong 1858, sinabi ni Blessed Mother kay Kwan. So 4 years after the definition, at alam nyo, si Saint Bernadette did not know anything.
hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng Immaculate Conception. Okay. At yung panahon, yung lugar niya, napakalayo dun sa, hindi, noong panahon yun, wala namang CNN nun eh. Opo. Wala namang ding EWTN, wala ding ETBN. Wala din yung Radyo Vaticana. Wala noon, 1858. 4 years after lang, ang dyaryo, hindi naman pinag-uusapan yun. Na, maliban yung dyaryo ng Vaticano, sinabi ng Blessed Mother kay Saint Bernard. Kasi tinatanong ng pare eh, you ask your beautiful lady, what is her name? At sabi ni Bernard, please, beautiful lady, please, tell I will have to tell the parish, please, what is your name? Sabi niya, I am the Immaculate Conception. Takbo siya, baka malimutan niya eh. Dahil wala siyang... So, in other words, well, nag-appear doon ang Blessed Mother. Sinabi siya, Immaculate Conception, anong impact niya? Hindi, nakilala lang. Parang kinonfirm niya lang yung Immaculate definition ng Church ng 4 years earlier. Okay, okay, okay. So, pero well, anong impact niya para sa Lipa? O ba hindi makikilala na tama palang ang title niya? Ang title. At saka sabi, ay, sigurado, baka anong malay nun si Sister Teresa yung Mediatrix of All Grace? Bagamat, masasabi natin, pero I would not think that Sister Teresa na have read that. Kasi nung 1947, nakanonize si Saint Marie-Louis Saint Louis de Montfort. Yeah. Siya nagsabi, isa sa mga major ko niya, nasa prayer niya eh, Mary, Mediatrix of All Grace. Ay, siguro, di ba sinabi pa niya na, sabi ng Blessed Mother, please consecrate yourself to my Immaculate Heart in the formula of St. Louis de Montfort. 1 year pa lang yun. O, ano siya? Ay, may gyera pa noon, yung katatapos lang ng gyera. Anong malay ng isang anak, bagamat anak ng gubernador si Sister Teresa, wala namang nagsabi sa kanya tungkol kay Louis de Montfort siguro. Tsaka yung tungkol sa sinabi ni Louis de Montfort na Mediatrix of All Grace. Wala namang mag-explain sa kanya. Pero sinabi doon, Blessed, I am the Mediatrix of All Grace. Consecrate yourselves to me in the formula of Louis de Montfort. Kaya napaka-organized eh ang ginawa ni Blessed Mother. Pero malay ng batang postulant. O nga po. Yung mga po. Yan. Hindi ko na itutuloy yung ano kasi ang tanong po dito ay if you know Sister Teresing kung anong pagkakilala niya sa kanya. Nasagot ko na yan, no? Nga, kasi hindi ko na po ano na yun eh. Oh, basta yung Sister Teresing, I came to meet her only. Malapit na ako ma-assign dito. Yes, opo. I don't know kung exactly. Pero nung bata ako, I never heard of her. Pero yung pala, tiya ng aking kaibigan na kababata. Okay. Tiyang buo. Anyway, with all the messages na nai-relay sa apparition na ito. Alin po ang pinaka specific, relevant at yung pinaka the most important message na naibigay sa akin na talagang lot important pero most important because at least naging bahagi ako. Ay yung prayer for priests and consecrated people. Request niya 'yan eh. In 1948 na sinabi niya yan, na ipagdasal ang mga pare at saka mga consecrated people because many will be unfaithful. Kahit nung ako'y batang pare, I cannot imagine na ang mga pare may ginagawa mga kalokohan. At saka may mga consecrated people na merong ilan siguro, pero ang appeal ng blessing, hindi lang man dito eh, everywhere din eh. That really touched me a lot. At yan eh, alam niyo, no, ako talaga, ang mother ko, ayaw ako maging pari. Ang father ko, I understand, kasi mason siya eh. Pero hindi yun ang reason, kaya ayaw kayo magpari. Hindi yun nga sabi ko. I will go to that, ha? My mother did not like me to become a priest, pero hindi ko alam kung bakit. Okay. Ang mother ko ay laging nasa simbahan, nagdadasal ng rosary, at saka laki siya sa kumbente. Bakit ayaw nang maging pari? I understand it only later on. Okay. Okay. Siguro mga 3 years before I was ordained. Ano? Hindi naman ako dinadalaw nila eh. Dahil ako sa Maynila nag-aaral. Manon yung mahirap ang biyahe. Pero, yeah. Tsaka mahal. Pero, pwede naman eh. Eh, pero hindi sila ganong interested sa akin na nagpapare ako. No? Pero, akala nga nila hindi ako matutuloy. Ngayon, nung 3 years before I got ordained,
biglang dumating mother ko, alanganin. Ang visitation lang namin every other Sunday. Ay dumating siya, ordinary day. Ay pinayagan siya ng mga pari sapagkat bihira siya makita. Okay. Alam mo, just to tell me something. Kasi yung ating kapatid nung dito, kolehiyala yan. Mm. Dumating sa bahay siya, Mama, Mama, yung pala si Father, ganun-ganun, nagchismis na siya. Kasi nagchismis ng mga kolehiyala. Ay napagchismis sa isang paring kakilala. At ako'y hanga sa parang yon. Meron palang bad past siya. Pero okay. Matanda na sila na. Ngayon, sinabi niya sa akin ng mother, kasi by that time, 9 years na ako seminaryo, sabi niya eh, baka ako'y madismaya at baka lumabas ako. After 9 years, dahil pag nalaman ko na the priest that I admired and I honored, respected, ay meron palang hindi magandang past. Ay by that time, ako'y na-assign akong saan-saan eh, bilang seminarista, nakita ko na talaga pala mahirap ang buhay ng pare. At sa pa, talaga ang tukso'y malaki. Kaya sobra. Yun, nakita ko na we have, as priest, we must pray for the safety of priests. At saka pati ako, pag nagpare ako, eh, dapat ako magpakapare. Okay. Ano? Yun, dahil, kaya alam ko, bago I have been reading things, no? Si St. Teresa of Avila, alam mo, nagkumpisal siya doon sa isang pare. Ang nangyari yung pare, nagkukumpisal sa kanya, bahin, doon sa kanyang holiness, nadala niya yung pare to repentance. Okay. Ibig sabihin yung pare pala nagdo-double life. Pero ayun ay 16th century ha. Nagdo-double life. Eh, marami palang story ang ganyan. Pero I did not know. Before I had, akala ko, miskin ako'y bata, yung pala yung meron ilan din mga pare na kaya doon naka-assign sa amin. Dahil yung matandang pare namin ay doon tinatapo ng obispo sa kanya, mga problema niya. Opa. Eh, pero ang tingin ko, pag nakikita sila, nagmimisa sila, nagpapakumpisal, nagdadasal. I think they're holy. Kaya ako'y na-attract eh. But although, feel ko talaga na ako'y tinatawagan. Pero that time siguro po, very few na ang nangyayaring ganun. Compared yun these ang alam ko. Ayun ang pero alam hindi mo. Pala. Marami okay. Pala. Later ko lang nalaman. Okay, okay. This time ko lang nalaman. No, kailan no, ako'y nasa Roma. Akala ko yung Roma'y talaga'y napakalinsay. Ngayon, nababalitin. Napakadami palang kalukuhan doon. Correct, correct. No. So, nakita ko ang Blessed Mother was concerned about that. Hindi lang nabasa ko yung inayang, alam ko yung mga ibang apparition. Lagi niya pero sinasay, specific, pray for the Holy pray for priest. The priest. Sinabi niya, pero sinabi niya sa ibang lugar. Pray. Kaya pala, tuwing mayroong apparition ang Blessed Mother, hindi agad naniniwala ang pari. Ang una, siguro sabi ko, dahil masyadong intellectual ang mga pari, masyadong nag-aaral ng mga libro, kaya what does not follow their thinking ay parang hindi mangyayari. Pero na lack of faith. Ang faith is believing what you do not understand eh. Ay sila they have to understand in order to believe. To no? Di ba ganyan din mga Pharisees? No? Hindi nila na-accept si Christ. Dahil hindi nila maintindihan bakit nakakaganon si dahil pat sila ang pinili eh. Hindi. Pero yun, kaya pa na, yun ang tingin ko, mga Pharisees siguro nahihirapang magmaniwala sa apparitions because ay masyado silang heady. Opo. Kulang sila sa heart. And ay ang Blessed Mother sa yung mga Pisces Jesus mostly heart yan eh. Opo. And whole person. No, as a whole. Oh. Ngayon, hindi pala. Marami sa mga pari cannot believe in the Blessed Mother because they don't live like her son. Marami ang nag... I'm sorry to say that ha. Pero mahirap. Pag ikay nabubuhay double life, kaya hindi mahirap mag-rosary. Ayan lang ang salvation nila eh. Sabi ko, mag-rosary ka rin para maiwasan ang kasalanan. Ay, pero kapag talaga nasa kasalanan ka, kanina lang, nagdi-discuss ka ng isang madre. May tinanong maraming mga pare, are they willing to change? Sabi ng madre, tinanong daw ng yung mga pare, ay, walang tumaas ng kamay eh. Oh. That means they remain in their sin. Ayan, kapag ang tao ay makasalanan, mahirap makilala at mapalap sa Blessed Mother. Pero siya lang ang solution. At ang Diyos lang ang solution. Mm. Pero kuminsan ang makasalan, they don't accept that they're sinners. Kahit they cannot understand divine mercy. Ayang Blessed Mother ay talagang most important symbol of mercy. Kaysa yung Mother of Mercy. Bago pa nagsikat ang divine mercy, kilala na siyang Mother of Mercy. Pero yun ha, nakita ko. Kasi sa akin, very important yun. Lalo na nung all the years na ako'y pare,
At ako, kaya napansin ko na siguro yan ang plano ng Diyos sa akin. Hindi lamang ako naging pare. Most of my years, kaunti lang ang tinigil ko sa parokya eh. Opo. Most of my years, ako'y nasa formation of future priests. Yan ang naging calling ko. Eh, pero yun, I suffered a lot ha. Because even in the seminary, kapag ini-stress ko yung, at I try to witness to spiritual life, para bang ako umali? Ay, nakita ko yung sa mga very intellectual na mga formators. Parang overacting kayo. Parang ganun. Hindi naman siguro, pero tingin nila, may nagsabi nga, I'm sorry to say it, ha, pero later on, nag-repent siya nung masabi niya sa akin. Hindi naman sa akin sinabi. Sinabi sa mga seminarista, I do not believe in spiritual masturbation. Very bad yun ah. Kinawa, spiritual bago ganun. Ay, kasi ako nung nakita nila na, siguro ako yung hypocrite, pero ako, pinapakita ko sa mga bata na you have to pray. Kaya ako nagdadasal. Matagal pa magmisa, nagdadasal na ako. Pinapakita ko yan as example. Palagi ko, hindi naman ako nag-hypocrite ng ganun. Ha? Pero yun, ang very important sa akin yung plea. Hindi ko sinasabing message niya. It's not a message. It is talagang nagmamakaawa siya. Nagmamakaawa ang mahal na Birhen. Ipagdasal niyo mga pare at ang mga religious sapagkat marami are unfaithful to their vows. They are not faithful to their consecration. Kaya dito sa Lipa, even before that, pag Thursday, ngayon Thursday, kaya ako I spend my prayer, first Thursday ngayon, prayer for the sanctification of priests. Okay po. Prayer for the sanctification. So, mahalaga yan eh. Kapag mga pare hindi banal, mahihirapan ang simbahan. Kabuting angin kayo kung mga banal daw po ang pare, then the parishioners definitely will definitely kita holy. Kita mo naman yan sa ilang mga pari talaga na talagang they are very serious and holy. Abay, masaya ang mga tao. Opo, opo. Makikita naman po niya yan eh. Pero pag no, pare not, ay... Not perfect, but... Hindi perfect. Wala naman perfect. There's no perfection eh. Anyway po, the next question is something like, since naririto na rin po tayo sa usapin na ito, you can answer it or not, na pumasok lang sa isipan ko, na... With what is happening now, ano po, like election is 3-4 days away. It has been very first time na na-involve ang church with the, I think, sort of politics. Paano po ano po inyong idea, pananaw sa mga nangyayaring ito? They are even using the church as a... I don't know how, but I will make a distinction between church as building and church as people. Yeah, church, okay po. Church as building. Gamit eh. Ginagamit nga yung vaccine center eh. Kapag nagkaroon ng sakuna, di ba? Bukas ang simbahan. That's another thing. Evacuation, no? Yes. Kaya yung building is, of course, we must respect the building also because that should be used for God. Pero kung ang halimbawa, yung pagtanggap ng mga refugees, yes. Okay. Kasi for God din yun eh. Ngayon, kung halimbawa, magsasalita ang politiko dun sa simbahan, siguro mas gusto ko magdasal sila sa simbahan. At hindi lang yung isa at o dalawa. O lahat sila. Dapat lahat. Sama-sama. Para sila maging politicians na may takot sa Diyos at tumutupad sa kalaban ng Diyos. Then, I will make also a distinction between the church involvement at saka involvement ng churchmen. Okay. Sapagkat ang church ay kayo eh. Opo. Ay involved naman kayo. You have to be involved. So, yes. The church should be involved. Hindi masama yung ginagawa ng iglesia eh. Hindi lang natin magawa yun. Pero, yung iglesia, sabi, siguro itong kanilang preference, sabi nila dito, ito yung boto ninyo. Ay, ganun din naman tayo. Kaya hindi hayagan. Oh, personal. Ano yan eh? Ito'y buto nyo sapag ito'y mabuting tao, tsaka ito'y katoliko, tsaka ito'y marami yan. No? So, that is preference ng church people. You have your own choices. Ang masama dyan ay kapag ginagamit natin yan to divide people. Hindi. Ang church, kahit na tayo mga, kahit ikaw ay anong kulay, pink ka o kay red, you must aim for yung makabubuti. Do not attack each other na parang wala tayong kasalanan, sila'y meron. Yun. So yun, ang nangyayari ngayon,
although ito na hanggang ngayon lang naman, pero it has been nangyari tuwing electoral season, ay nagkakaroon tayo ng parang siraan, which is not, the church should not be used for that. Kahit na salawin makasalanan, napakalaking makasalanan yun, pagdasal natin na magbago. Yan ang aking point ngayon. Ako hindi ako nag-involve ngayon. Pero ako involved sa mga election. Ako involved sa... Ang politics and the church is not separate. Ha? Sapagat ang polis means the city, the group of people. Ang church ay group of people din. Kaya lang, spiritual. Ano? Opo. Polis kaya, cosmopolitan. Kaya metropolis. Ano? Ang polis means city, yung opo, maraming tao. Opo, opo. Ano? So, politics is not really bad. It can be bad. Kapag alam yung maling politics, immoral. Immoral politics. At most of the politics now ay immoral. Kaya ako hindi ako nakikialam ngayon. Gustong pinagdadasal ko yung makonvert lahat dyan. Ano? Okay, kasi pa. Nasa yung mga lahat ng mga politiko, alam ko, ay under the control of the globalist. Ay lahat ng globalist ay kontrasagat eh. Kaya walang kakandidato dito na kukontrahin yung mga anti-God stand ng mga world government. No? Okay, okay. So, anyway, sa akin, walang masama. Kaya lang, we have to avoid being uncharitable. We must avoid being proud. Lahat ng mga masama na deep na evil, pride, hatred, yung parang discrimination, yan ang avoid natin. How it can be done, dapat dyan ang church magsalita. On moral grounds.